Yes, good evening po. Hallelujah, good evening. It's Saturday night. It's been a long, long time para makapag-share ng Sabado. Wow, Lord, thank you so much. Before you today, hallelujah. That I want to say, thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. Yes, Lord, thank you. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you so much for this wonderful night, Lord. Finally, nakaano po tayo ng Saturday night. Yes, Lord. You took my darkness. And gave me your light. Thank you, Lord. Thank you for sharing the video. Thank you. Thank you, Lord. Sins and my shame. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. With a great yes, Lord. Thank you, Lord. Good evening po. Thank you, Lord. Kamusta na po kayo? Magandang gabi po sa atin lahat, no? At biglang bumuhos ang ulan. At ang lahat ay nagkagulo. Ang haba na ng traffic po. Grabe. Yes, good evening, Sister Shawnee, Brother Ferdy, Sister Rose, Sister Sorena. Yes, Sister Carmen Nabad Linares. Magandang gabi po. Thank you po dun sa nag-share ng video natin, ha. Thank you po. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you. Yes, Lord. Wow. Kumusta na po kayo? Huh? Yung anim po na nanonood ngayon, no? Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang inyong araw? Ayan. Pumasok na si Pastor Kiko. At ito po i-share na in public itong ating gawain ngayong gabi. At i-share po rin natin sa ating mga kaibigan, no? Alam niyo po, palagi kong sinisharean yung mga kabataan, no? Meron silang GC, yung minimentoran ko po. Tapos meron din yung pamilya ko, yung aking mga mahal sa buhay. At sinisharean ko rin po ang ating mga pinsan. Meron din kaming sariling GC na mga pinsan namin, you know? Eh, iba-iba po ang pinanggagalingan nila. May Quezon, merong nasa Macau, no? Merong nasa Antipolo. Kaya po, nagtsatsaga po tayo mag-share para sa kanila. At nakikita po naman, yung mga pinsan ko, katulad ni Richard Ilagan, yan. Pinsan buo ko po yun. At sila po ay anim na magkakapatid, no? At yung iba po nanonood, no? Hindi sabay-sabay sila nanonood, eh. Busy siguro. Dahil sa mga gawaing personal, no? Gawaing pampamilya.
Maintindihan po natin yon. At sa gabing ito ay inaanyayahan natin din ang mga mahal niyo sa buhay na makapag-share din, no? Nung ating video, ating pag-aaral ngayong gabi. Yes, Lord. Thank you. Thank you. At patuloy po tayong umawit, no? Kantahin po natin na tagpuan, no? Habang inaantay natin ang iba. 704. Yes, Lord. At patuloy ka na maghari sa amin. Hallelujah. In good times, Lord, and in bad times, we always thank you, God. Hallelujah. Aking hanap-hanap. Yes, Lord. Thank you, thank you. Bawat takot at paghihirap. Hallelujah, Lord. Thank you so much. Thank you so much, Panginoon. Hallelujah. Damdamin kay magnanandin ang hanggan ng alin mo pag-ibig. Hallelujah, Lord. Yes, good evening, Sister Bing, Brother Peter, Sister Teresita, magandang gabi po sa inyo. I-share lang po niyo yung video. Yes, oh Lord. Hanggang pagpupuri ang puso ko sa'yo. Yeah, in good times, no, in bad times, always thank God. Yan po yung ating title ngayong gabi, no? Marami sa atin, no, natagpo na ang Panginoong Diyos. At marami sa atin ang nakita nila sa kanilang biyahe ng buhay nila ang kahalagahan ng Panginoon Diyos sa mga buhay nila. Napaka-importante po yun kasi it's a big recognition, and especially during your down moment, especially during your lowest moment, no? And you will remember the Lord. The Lord that will rescue you. The Lord that will help you. Hallelujah. No? Amen, amen. Sisters Badet, magandang gabi po. Sister Olia Bad, magandang gabi po. Yes. At ang ating pong teksto po ay matatagpuan natin sa Psalm 69:29-31. At meron pang ano yun, bonus na verses ulit later na ating mga pagsisharing, no? Yes, Lord. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri ang puso ko sa'yo. Yes, Brother Jim Cruz Sarmiento. Ah, sister pala, sorry. No? Tama po ba? Sorry ah, medyo, alam mo yung mga thunders, nakakalimutan na eh, no? Madalas ang limot eh, kesa alaala eh. Sorry. Buwan. Hallelujah, Lord. We will start, Lord, 7:10, Lord, with our worship song, Panginoon. And please be ready, no? Because this worship song is so powerful, no? Each message, no, each lyric, each word, grabe. Ang lakas nung kanyang mensahe sa bawat isa. At sigurado, most of us, pinanggalingan at naranasan na rin to. No? Puan, pag-ibig mo, kulang. Kamusta na po yung isang linggo nyo mula Lunes hanggang Sabado ng hapon? Kasi ngayon, gabi pa lang eh, no? Marami po ba sa atin ang ano? Ang naging abala? Marami po bang naging abala
Wow, Pastor Kiko, nakarating kayo. Di ba na traffic o maagang natapos yung activity sa G4 celebration? Welcome po, welcome. Maraming salamat, ano, may mga nag-message po sa atin na answered prayer, no? Thank you Lord, no? Hindi ko na may mention yung mga pangalan. And we are so blessed, no? That God really answered our prayer, no? Wow, Lord, thank you so much, Lord. Kuna. Yes, Lord. At samahan mo po kami sa aming pag-awit ng pagsamba bilang pagkakilala namin sa iyong kadakilaan, bilang pasasalamat at pag-aalala, Panginoon, sa lahat ng hirap na dinanas mo para sa amin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. At sa gabing ito, Panginoon, ay samahan mo kami sa aming maikling panalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba, Lord. Wala nang iba, Panginoon. Ang aming object of faith, tanging Ikaw lang ang tinatangi namin sa bawat yugto at chapter of our life, Lord. Yes, O God. Simula pa nung kami ay namulat sa katotohanan hanggang sa kasalukuyan. Sa mga bagay na pinagdaanan namin, yung ups and down namin, Panginoon, yung mga pagsisikhay, pagsisumikap, yung mga trials in our life. Lord, we all know, Lord, You always there in our sides, Lord. You are beside us, no? You are in our side, Lord, forevermore, Lord. Yes, Lord. In good times, Lord, and in bad times, Lord, You always there, Lord, to look for us, to remind us, Lord. And for that matter, Lord, we would like to thank You, Lord, from the bottom of our heart, that we do not deserve this life, we do not deserve this happiness, that the joy in our hearts tonight, Lord, not because of You, Lord, just because of You. You make us complete. You're shaping us, Lord, to be a good steward of Yours. You're shaping us to be a good disciple of Yours, Lord. You're shaping us to be a good parent. You're shaping us to be a good son, to be a good daughter, O God, to be a good child to our parents, Lord, especially to You, Lord. Yes, O God. Thank You so much, Lord. Thank You so much. Thank You. And tonight, Lord, let us hear Your words of revelation again tonight. Lord, gusto namin madinig yung mensahe mo para sa bawat isa sa amin. Na alam po namin, Panginoon, You will inculcate in our mind, in our hearts, the message, O Lord, that You will reveal tonight, Panginoon. Yes, Lord, be with us, Panginoon. Dumako ka sa puso ng bawat isa. Dumako ka sa bawat tahanan ng bawat isa. At lalo tigit, Panginoon, let Your Holy Spirit be upon us in every homes, in every hearts, Lord, that listening today, tonight, Lord, and yung mga magre-replay pa, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming po salamat. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing together. Wow, thank you, Lord Jesus Christ, for a wonderful gift of life, no? That You continue to give hope to everyone, no? And dahil dyan, gusto nating alalahanin, no, yung hirap, no, at pagpupunyagin ng ating Panginoon para tayo ay maging kung ano ang meron tayo ngayon sa ating mga buhay. Okay, together, let's sing still. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. This is for You, Lord. In worshiping You, in remembering how good You are in our life, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, when I prayed, I put my trust in You. Hallelujah. Hallelujah. Let's put our hearts tonight in this worship song, in this song. Hide me now.
under your wings. Hallelujah. Cover me. Your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the plan. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for humbling our hearts, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you for humbling our soul. Hallelujah. It's my soul. In Christ alone, no rest and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar it above the storm. Yes, Lord. Hallelujah. In good times and bad times, Lord, kasama mo kami. You are with us, oh God. Yes, it's not nakasama mo kami. You are with us, oh God. Hallelujah. I will soar with you above. There are times, Lord, kami mismo yung bumibitaw eh. Pero because you are pure God, you are awesome God. Hallelujah, Lord. You're not letting us, Lord. You are not letting us go. You're not letting us to go astray, Lord, in this life, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin habang tinutugtog po yan, no? Patuloy po tayong manalangin. Oh God, hallelujah, Lord. Tama ka, Panginoon. You always there, Lord, to help us, to guide us, oh Lord. Hindi yung kami ang sumasama, pero ikaw ang sumasama sa amin. Kahit ilang beses kami lumayo sa iyo, Panginoon, lagi ka nandyan. Lagi ka nakabuntot para kami ay samahan mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, we are asking forgiveness of our sins. Lord, we are asking to cleanse our hearts, to cleanse our minds of all wickedness, Lord. Lahat ng mga bagahe namin, Lord, itatabi na muna namin, and to have focus on your words, to have to focus on you. And this tonight fellowship, Lord, is very important to all of us, oh God. Hallelujah, Lord. Be with us, oh God. Samahan mo po kami. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ang lahat po ay magsabi ng malaking Amen, Amen. Wow! Good evening po, no? Excuse me. Yeah. Sayang ano at hindi nakasama yung iba sa ating worship mo. Dahil importante po kasi ito yung ano, yung simula ng isang gawain ng pagsamba sa Panginoon.
Kasi ito yung the time na you are very vulnerable. Ikaw yung fragile. At any moment, the enemy will come to you. Kaya nagsisimula tayo ng panalangin tsaka ng isang worship song para the Spirit will come to us and the Spirit will go around us and protect us from the temptations, from the attack of the enemy. Ha? Excuse lang. No? Yun po, importante no, nung ating worship. No? So, please, relay it to our brothers and sisters. No? Yes. Tonight, sabi nga natin, kung sino po dito nakaalala nung ano, yung tugtog na, no? Yung awit na, that what friends are for, diba? In good times, in bad times, in good times, in bad times, yun yung pinaka-chorus ng kanta na yun, eh, no? Pero tonight, gusto nating alalahanin, no? Na kahit sa magandang sitwasyon ng buhay, kahit sa pangit na sitwasyon ng buhay, we should always thank God, no? Dapat palagi natin siyang pasalamatan. And because God is in your side forevermore. Hindi po matatanggi na yun. Hindi na po mawawala yun. God is always in your side. May mga dear brothers and sisters. Ha? Dapat po nating tandaan yan. Okay? So, buksan po natin yung ating Bible, no? Sa Psalm 69 verses 29 to 31. Babasahin po natin yung teksto natin doon. No? Ano po ba ang kalugod-lugod sa ating Diyos? No? Ano po ba yung kalugod-lugod sa Panginoon? We discussed it last Thursday, no? Na nabigyan natin ito ng ano, ng last Thursday. Pero ano ba talaga yung kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon? No? What pleases God? No? This is a vital question for people na kailangan nating sagutin, no? More importantly, it's a vital to have correct answers for these questions. No, dapat alam po natin 'yan, no? Ang sinasabi po ng banal na salita, ng banal na aklat, no, ay may things that pleases the Lord are the following. No? Ano ba yung mga talagang kalugod-lugod sa Panginoon? Una, sabi niya, telling others about the gospel. Wow. Ibig sabihin, yung pagbabahagi ng salita, no? And how Christ saves sinners pleases the Lord. We can list many things, no? That the Bible affirms as pleasing to God. But that one we are exploring tonight is not open talk, no? Hindi siya masyadong pinag-uusapan, no? No? At hindi nyo pa na napapansin na people don't question God when things are going well or when in good times, di ba? Oh, hindi naman nila talaga bibigyan ng ano yun, eh, ng panahon, sapagkat sila po ay nananagana, 'di ba? Katulad ng mga istorya sa Biblia sa bansang Israel, kapag sila ay nananagana, nakakalimutan nila ang Diyos. To the point nga na nakalingat lang si Moses, eh. Gumawa sila ng sarili nilang Diyos na para sa sambahin nila. Sana man hindi sa ating panahon, no? Hindi sa ating panahon. Mukhang simple po, simple lang ang puntong ito, but actually hindi naman siya talaga simple kung titingnan mo. In bad times, we are questioning God and asking, why me? Why me, Lord? Diba? Eh, tumutupad naman ako sa mga gawain na pinagagawa mo sa akin. Why me, Lord? Ako po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ako po ay naglilingkod sa simbahan. Umaten ako ng online gawain. Umaten po ako ng Sunday service. Midweek service pa nga po. Nagbibigay po ako ng ikapo. Minsan po, sobra. Bakit ako? Tinatanong niya ngayon ng Panginoon, bakit nag-struggle siya sa kanyang buhay?
at hindi nagiging maayos ang takbo ng buhay niya. Kaya nga, if everything is the way we want it, we don't bother asking God. Do we ask God, Lord, why I have so many blessings? Tinanong yun ba ang Diyos doon? So mga nananagana ngayon, no? Nagtataka ka siguro eh. Natanong mo na ba yun? Na Lord, bakit ang dami kong mga blessings? Diba? Diba? We discuss it last Thursday, diba? Sabi natin. On the other hand, people tend to praise God only for the explicit blessings. Diba? Yung mga nananagana nga po, yung mga pagpapalang material na natatanggap nila, talagang grabe ito. Bigay ni Lord to. Diba? And another obvious point, not really. People of faith say that everything that God does is for the best. That He give us exactly what we need to fulfill the purpose He has for us. Tama naman. So why don't we praise Him at all times? Kung ganun pala na the Lord is giving all the best for us sapagkat alam ng Diyos ang nakakabuti para sa atin, bakit hindi natin siya pinipraise? Bakit hindi natin siya wino-worship at all time? Why do we praise Him only when things are well, as we want? Yung bang pinipraise lang natin kasi nagugustuhan natin yung ginagawa ng Diyos sa atin. Pero pag hindi mo nagugustuhan yung nangyayari sa buhay mo, nakakalimutan natin siyang i-worship, nakakalimutan natin siyang i-praise, nakakalimutan natin siyang pasalamatan kahit sa gitna ng mga pinagdadaanan mo. Dapat nga, the more we praise and thanks Him, sapagkat baka dumating ang panahon, bawiin ang lahat ng Diyos yung mga bagay na nasa iyo. Hallelujah. Di po ba? And may nag-message, just as we must thank God for the good, we must thank God for the bad. Di ba? In other words, we must acknowledge that God has our best interest in mind, no matter what we are going through, no? And these verses, no, sa Bible will teach us, no, will teach us kung paano hinarap ni King David yung bagay na ito. Just remember, my brothers and sisters, if God answer your prayer, He is giving you directions. If God does not answer your prayer, He's giving you protection. That's very important. Maaring may mga panalangin tayo na hindi pa panahon para ibigay sa'yo ng Diyos. Hindi pa panahon para ito'y makamit mo. Sapagkat alam niya na maaring hindi mo ma-manage yung fame, yung tagumpay na ibibigay niya sa'yo, yung mga gawain na ibibigay niya sa iyo. Kaya wait ka lang. Diba? Because God is protecting you. Huwag kang magmadali. No? Wait lang. No? Chill lang pag may time. Chill lang. No? And this is exactly what King David, no, teaches, no, in Psalm 69. Sabi niya, but as for me, afflicted and in pain, may your salvation, God, protect me. I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Wow. This is actually that pleases God. No? God pleases when we give Him thanks and praises even in our lowest moment of our life. God pleasing the Lord more than an ox, more than a bull with horns or hooves, or more than any sacrifices.
And King David was afflicted and in pain, yet David proclaimed, I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. And one thing to praise God when everything is going right. It's another thing to be grateful when things seem so wrong. It's more difficult but always possible. Yes, naranasan ko po yun. Akala natin, madaling gawin yon, madaling sabihin, mahirap gawin. Yung bang basag ka na, no? Ang dami mo ng tanong sa Kanya. Pero kailangan mo pa rin siyang pasalamatan. Alam mo kung bakit? John 14:1, my dear brothers and sisters, ang sabi niya po sa akin, nung time na ako ay naguguluhan, naguguluhan, nagko-confuse, ang sabi niya sa akin, John 14:1, don't let your heart be troubled. Believe in God. Trust me. Sabi ng Panginoon sa akin na. And suddenly, nabasag ako. Umiyak ako dahil napakadamot ko na tao. Inisip ko lang yung sarili ko. Hindi ko inisip na namatay siya para sa akin. Namatay siya dahil sa kasalanan ko. Namatay siya na hindi ko deserve yung maligtas. Pero ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pinagdaanan ko na ito, sabi ng Panginoon. Do not worry so much. And pinagdaanan ko na ito na pagtagumpayan niya pa. Diba? Kaya minsan pag nagpapayo tayo sa mga anak natin, diba sabi natin, yes po, Sister Teresita, ipagpatuloy po natin na ipanalangin si Nanet. I-message niyo po uli yan sa ating ano, sa ating prayer time, opo, no? And then nangyari po 'yon. Sinabi ko nga nung naalala ko po 'yon at 'yun ang ni-reveal sa akin ni Lord. 'Yun ang kanyang revelation sa akin. You not deserve that, pero I died for you. Wow. And despite of my sickness, despite of our situation, my family, I thank God. Thank you, Lord, no? Alam mo kung bakit, Lord? Bakit ako nagpasalamat? Eh, kasi usong-uso yung COVID nun, eh. At least kami mag-asawa, mild lang. Di ba? Hindi home quarantine lang kami. Ang hirap humanap kaya, naranasan ko po yun. Naghanap po kami talaga ng hospital para sa misis ko kasi nahihirapan siyang huminga that time. And thank God, ginamit ng Panginoon yung mga tao para humingi kami ng tulong, na mabigyan kami ng tulong. And thank God, nakabili kami ng portable oxygen para sa kanya. And thank God, mas nauna siyang gumaling kaysa sa akin. Imagine. And while I'm still in recovering period, no, recovery period, ayun, ang dami ko pong ginawang mga lessons para sa Panginoon yun. Ang dami ko pong ginawang prayer para sa Panginoon yun. Hallelujah. So, sabi ko nga, in bad times, in good times, we should thank the Lord. Sabi niya sa Psalm ulit, basahin ko po ulit, ha. Psalm 69:29-31. But I am afflicted and in pain. Let your salvation, O God, set me on high. I will praise the name of God with song. I will magnify Him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox or bull with horns or hoofs. Diba? Many people throughout their lives experience yung maaning naranasan ko rin, naranasan natin mga kapatid. Diba? We lose our jobs. No? Our health declines. Yung ating relationship fractured. And we find themselves na hindi na maayos yung mga relasyon nila. Talagang basag na. And sometimes, sana wag naman,
yung mga mahal sa buhay natin na matay, di ba? And marami pa yung mga bagay na napagdaanan natin sa ating mga buhay, kung talagang ililista mo yan. And we believe, no, life is full of afflictions and pains. Aminin na natin yan. That's why we need God. Sapagkat ang buhay ay puno-puno ng affliction and pains. And the pains, no, and itong mga pain na to, anong response ni King David? Sabi niya, "No, I will praise the name of God with song." Wow. "I will magnify Him with thanksgiving." That's the reason why it's very important in the beginning of this gawain, of our any gawain, start with worship song. We worship the Lord. We thank the Lord. Diba? Ipinapropess lang natin yung ating pananampalataya. And yung si King David, ang kanyang response sa affliction and pain niya, no? Napaka-unusual eh. Diba? Yung bang he struggled so much, no? But still, he praised the Lord. He praised Yahweh at that time. Even in that darkness, no? There are points of light, diba? Sabi natin, ang haba-haba ng bagyo na ito. Kailan siya matatapos? Katulad nung ginising ng mga apostoles ang ating Panginoon sa kanilang paglalayag dahil natakot sila sa bagyo. Kailan matatapos ang bagyo? Pero isang kumpas lang ng Panginoon, ito'y natapos at ang lahat ay namangha. Hallelujah. And friends, no, my dear friends, no, my brothers and sisters, no, irregardless of your circumstances, no, kung ano man ang kalagayan mo, no, and as you endure and troubles and hardships in life, remember that God that can rescue and save us. Always remember that. No, there's one account, no, in Acts, no, this is very important, listen to me, please hear me, no, that has always fascinated me, no, when Paul and Silas were thrown in the prison, no, in Philippi, in Acts 16 verses 25 to 30, take note of that, Acts 16:25-30. So verse 25, "About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymn of praise to God." Nasa loob sila, ha? Nasa loob sila ng kulungan. "And the prisoners were listening to them." Di ba? Nakita niya yung kanyang what do you call this? Determination, no? Inside of cell, inside of the jailhouse. Ano yung nakaka-fascinate sa ginawa ni Paul and Silas inside the prison, no? No? And ano yung naging result nung ginawa nila? Paul and Silas pray, presumably loud, and sing hymns to God. So they're praying and praising the Lord. Nasa loob sila ng kulungan, ha? This is not a normal thing one would imagine doing in such a situation. Kayo po ba? Di ba? Pinagpagalitan kayo ng boss nyo. Anong gagawin mo? Di ba? Anong gagawin mo? Nasa gitna ka ng argument. Anong gagawin mo? Thank God, Lord, thank God. Thank God for controlling my temper. It is not you. It is God who controls the situation. The same case with Paul and Silas. Diba? They are chained in the prison. Sila po ay nakakadena. They have every reason to cry injustice and complain. Not only them, but we could imagine the jailer. Ha? Yung mga kumulong sa kanya, whose lot it was executed such a horrid job, also had a reason
to murmur. Ibig sabihin, para magreklamo, para umangal-angal. But as Paul and Silas prayed and sung, the prisoners are said to be have listened. And so did the jailer. Maski yung banta, yung kumulong sa kanila. What amazed me in this story, the next verses would tell us. Sa verse 26, no? Sa verse 26. Kasi yung situation nila, hindi naman in good times eh. Yung situation nila in bad times eh. But the Lord is with them. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened and everyone's chains were unfastened. Natanggal yung mga kadena nila. When the jailer awoke and saw the prison doors opened, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped. So verse 28. This is very good. Huh? Please bear with me. But Paul called out with a loud voice, saying, "Do not harm yourself, for we are all here." Sabi niya, nandito kami. And the jailer asked for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. And after he brought them out, he said, "Sir, what must I do to be saved?" Hallelujah. Grabe. Diba? The Lord is with them inside the cell. What they did? In bad times, they just pray and sing. Hallelujah. Alam niyo po, pag nakikita ko po na may anxiety attack ang aking wife, ako mismo ganun, may anxiety attack ako. Ano mong ginagawa ko po? Kakanta lang po ako ng worship song. Kukunin ko yung cellphone ko. Ipatutugtog ko yung Come Holy Spirit. Papatutugtog ko po yung mga worship song ngayon. And the beauty, no? And the miracle in its word, in its lyric, wow! Suddenly, makikita mo, humihilik na. Humihilik na yung wife ko. Imagine, that's how God works miraculously in every detail of our life. Pag hindi ako makakatulog, wow, may anxiety attack ako. Ang dami kong iniisip. Ano ang gagawin ko? I just play the worship song and wabang tinutugtog siya, nagpe-pray ako. And suddenly, I'm okay. Why? Because God is with me in bad times, not only in good times. My dear brothers and sisters, people are always watching and listening. Yung ginawa sa jailer, akala mo natutulog lang, actually is listening. That too is fascinating, but also convicting. The jailer did not come up with the words, "What must I do to be saved?" He heard them from song of prayers and Paul and Silas in the midst of their unjust imprisonment. Because Jesus is Lord and has the ultimate victory by the resurrection. Paul and Silas' song and their suffering and injustice, they did not complain. And because they sang and prayed, a whole household was baptized and received into the people of God. Amen. Hallelujah. Sulat niyo po dyan, amen, dyan sa comment box niyo. Grabe, grabe. No? So, what's the lesson there? My dear brothers and sisters, gratefulness with its roots is the assurance of the gospel in the teeth of terribly unjustified circumstances. Save a household
and planted roots in Philippi for the kingdom of God. See? Ang ginawa ni Paul tsaka ni Silas, sing and praise. And what happened? Everything turned out to be miraculously done by the Lord. Yung buong household doon nagbago. Can we do that? That even during our lowest moment of our life, that we continue to profess our faith, that we continue share the word of God to others? Can you do that? Na even you are sick, if you are not feeling well, but you continue to share the word of God. Wow. It is for the glory of God's kingdom. It is for the glory of God's kingdom that even in bad times and even in good times, kasama niya po tayo. Sigurado pa yan. Sabi ng Panginoon sa Hebrews 13:6, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Hallelujah. 2 Corinthians chapter 1 verse 10, he delivered us from such deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope that he will deliver us again. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, remember God's faithfulness to keep you and sustain you. Remember His promises, but remember to praise Him in your afflictions, for this pleases God to see such faith. Imagine mo, nagpupuri ka sa Kanya, nagpapasalamat ka, kahit alam mong hirap na ang kalagayan mo. Alam mo, daling sabihin, mahirap gawin. Eh, naranasan ko na po yan. But we should do that, my dear brothers and sisters. Kahit yung may mga karamdaman na yan, no? It's your faith that healed them. Yes, we prayed for it, but not. It's because of your faith that healed your loved ones. It's because your enduring faith, because of your unconditional love to the Lord that keep everything in order. Magtataka ka na lang, nagpray ka ngayon. And kinabukasan, magaling na yung mga mahal mo sa buhay. Not because of me, not because of others or pastor, because of your faith. Hallelujah. Diba? Because you hold on to your faith, gagaling yan. Gagaling yung batang yan. Gagaling yung tatay ko. Gagaling yung nanay ko. Gagaling yung sakit ng misis ko. Gagaling yung sakit ng anak ko. Gagaling ang aming pastor, ang anak ng pastor namin, gagaling sila. That's the way we should praise and thank God that in your deepest moment, pinasasalamatan mo po siya sa pamamagitan ng pag-awit at pagsamba. Hallelujah. Let us continue walk with God, my dear brothers and sisters. Let us continue worship and praise Him. Let us continue come to Jesus in good times or in bad times. Let us pursue life and let us continue be like Him. Hallelujah. Hallelujah. This is your brother Louis that saying to you, in bad times, in good times, He will not let you down. And always thank God for that. God will always be in your side forevermore. Let us pray. Dear Lord, thank you so much, Lord, for revealing us another message of yours, Lord. Thank you, Lord, for motivating our heart to do such thing, that even in the lowest moment of our life, we still praise and worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat for this wonderful night that you revealed again us. Hallelujah. Our prayer in Jesus' name. Ang lahat po ay magsabi ng, thank you, Jesus.
Hallelujah. Wow. Wow. Thank you, thank you. Thank you for... Wow. Okay, so mga kapatid, yung mga prayer request po natin, you can write it down na. And then, and meron pong mga special prayer. Lord, I continue to pray sa mga mahal sa buhay ni Sister Shawnee, Lord, na patuloy mong patnubayan at pagpalain, Panginoon, ng mga mahal niya sa buhay. Ilayo sila, Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman, at patuloy mong bigyan ng proteksyon, at Lord, at makilala ka na nilang lubos sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, amen. Ganun din, Lord, patuloy ang aming panalangin para kay Pastor Philip Flores, na Lord, continue heal him, Lord, continue bless him, Lord, palakasin mo po ang kanyang immunity system para mapagtagumpayan niya po, Panginoon, itong panibagong pagsubok sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Si Brother Neil po kasi merong activity sa Baguio. So hindi siya kaya hindi siya natin nakasama ngayong gabi. Kaya ako po na yung nag-pitch in muna. At salamat sa Diyos sapagkat may naihanda po tayo, no, na salita ng Diyos, no. At ni-reveal niya na naman po ito sa ating kahapon habang may ginagawa ko. Ni-reveal niya ito. Patuloy din, Panginoon, ang aming Lord, patuloy po ang aking panalangin para kay Nanet na gumaling na siya ang kanyang sakit ng kanyang anuman ang karamdaman na pinagdadaanan ni Nanet, Lord. Ikaw ang nakakabatid nito. Alam mo, Panginoon, ang detalye ng kanyang karamdaman, yung kung bakit siya nakakalbo, kung bakit siya namamayat, Panginoon. Ikaw lang, lubos, Lord, ang nakakaintindi ng sitwasyon niya. At ikaw lang, Panginoon, ang aming lalapitan upang humingi, Panginoon, ng pagpapala at patnubay para sa kanya. Humingi, Panginoon, ng kagalingan para kay Nanet, Panginoon. Yes, Lord, into your hands, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanya. In Jesus' name, amen and amen. Yes, pares tayo, Sister Badet. Huwag kayo mag-alala. Assign daw yan ng bloatedness. Lord, I continue to pray para kay Sister Badet, Lord, na naka-experience siya ng bloatedness na parang busog palagi, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbigay ng kaginawahan sa kanyang karamdaman, sa kanyang nararamdaman. At lalo tingit, Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng marilis niya, Panginoon, yung mga oxygen na dapat marilis sa kanyang chan, Panginoon, para hindi siya makaramdam ng bloatedness. And I pray, O God, na continue protect her, na continue bless her, Lord. In Jesus' name, amen and amen. I continue to pray, Lord, for Barlow and Carubio family. Continue bless them, continue protect them, in Jesus' name. Amen and amen. Baka mayroon ako nakaligtaan. So far, yun parang naman. Yes, Lord, I continue to pray for Sister Elinita Roman, Panginoon, yung kanyang ang nararamdaman. Kung ano man ito, Panginoon, at itinataas ko po sa iyo, Panginoon, na buong pagpapakumbaba, na ikaw, Lord, ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng kaigihan at kagalingan, Panginoon, sa kanyang pakiramdam. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ganun din po, Panginoon, na aming panalangin para kay Jos Arabiana, Panginoon, na masakit po, Panginoon, ng kanyang tiyan. Ganun din, Panginoon, si Faith, Lord, na masakit din ang kanyang tiyan. Lord, ako po ay nananalangin kasama ng mga kapatid ko nasa online, kasama ng 20 na nanonood ngayon, Lord, na kami po ay nananalangin para kay Diyos at kay ang bilis. Maraming yes, Lord, kay Diyos at sa kanyang kapatid, Lord, na patuloy na sumasakit ang kanilang mga tiyan, Lord. Ikaw, Lord, ang magbigay ng solusyon, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng
kaginawahan ng kanyang ang kanilang pakiramdam. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ganon din Lord, ako'y nananalangin prayer and healing para kay Cheng Ho Pai at kay Xander Dave Belos. Lord, sila po Panginoon, naman ang pangiramdam ang karamdaman nila na itinataas ni Sister Levi Bruno. Lord, ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay at anuman Panginoon ang uri ng may karamdaman sila, ikaw Lord ang mag-aayos nito. In Jesus name, Amen and Amen. Praise be to God. Lord, ganun din po, patuloy ang aming panalangin na pinagpipray po namin na huwag pong mamaga ang paa ni Sharon, Panginoon. Ikaw, Lord, ang gumabay sa kanya. At anuman, Panginoon, ang nagiging dahilan ng pamamaga ng kanyang paa, Lord. Ikaw, Lord, ang magbibigay ng solusyon para ito ay gumaling na. In Jesus' name, Amen. Lord, I continue to pray kay Alisa Dio, Lord, na meron po siyang ubo at lagnat at sipon. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, we are declaring and rebuking the viruses that can cause yung kanyang lagnat, yung kanyang sipon at kanyang pag-ubo. We rebuke, Lord, all the illnesses, Lord, ng batang ito, ni Alisa Dio, in Jesus' name. Amen and Amen. Heal her, Lord. Protect her, Lord, in Jesus' name. Amen and Amen. Yes, Lord, we continue to pray kay Ami Digno Santo na pagkalooban po, Panginoon, ng malakas na pangangatawan at huwag manlupaypay, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Sila, Lord, ay patatagin mo ang kalooban, Panginoon. Sila po, Panginoon, ay bigyan mo ng kasiglahan sa pananampalataya, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay iyong binibigay at ikaw din, Panginoon, ang magbibigay ng solusyon dito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ganun din, Lord, at bigyan mo ng pagpapala, let your anointing and knowledge be a part kay Pastor Ding Uraa para sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos bukas, Panginoon, sa JIL Antimona. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Hallelujah. Sa ilan po, iniisa ko po eh. Masyadong mabilis yung ano. Yes, Lord, we continue to pray para kay Xander Dave Belos, Lord. At Lord, gabayan niyo po ang kanyang nanay, si Sister Levi Bruno, Panginoon. Ito po ay panalangin ni Paula Alcala. Sa pangalan ni Jesus, claim the healing, claim the recovery, claim the protection from our Lord Jesus Christ. Amen and Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, may nakaligtaan ba tayo? Sorry, ha? Yes, thank you, Sister Oliabad, for joining in prayer, ha? Yes, thank you, Lord. Thank you. Thank you, O God. Hallelujah. Po kayong alis, ha? Patuloy pa tayong mananalangin, ha? Ayan, Panginoon. At kami patuloy na mananalangin. Lord, patuloy ang aming panalangin sa mga kapatid namin na may cancer. Panginoon, si Sister Roda Cruz Constantino, si Marilyn Villanueva, si Marilu Cuevas, si April Roque Antonio, ganun din si Dindo de la Cruz, si Remedios Pangilinan, si Oliver Ocampo, si Lali Mariano, si Annabel Mariano, si Ines Lucas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, kami po ay nananalangin ng kanilang kagalingan, ng kanilang panibagong lakas na ibibigay. In Jesus' name, Amen and Amen. Ganon din po ang aming panalangin sa may mga heart ailment and chest problem, si Alan Mendez, si Cyril Baskugin at si Aldrin Lobit. In Jesus' name, Lord, aalisin mo na yung pananakit ng dibdib nila
at bibigyan mo sila, Panginoon, ng magandang pakiramdam sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, tanggalin mo rin yung anxiety nila in Jesus' name. Amen. Lord, we continue to pray sa may mga sakit sa kidney, si Christian Araki, si Pastor Art Duyan, si Michelle Borras, si Chester Tiglao, si Lydia Cruz, si Eduardo Francisco. In Jesus' name, Lord, be with them during dialysis. Lord, we pray na ma-restore ang 100% function ng kanilang mga kidney. In Jesus' name, amen and amen. Lord, we continue to pray para sa mga recovery ni Jay Dolaiba, Glitz Alcover, at ni Gaudencio Tisa, Lord. Ganun din ni Madison Hope Lanusa. And we continue to pray, Lord, na patuloy mong pagandahin ang pakiramdam, ang blood sugar, ang cholesterol level, ang blood pressure ni Nanay Librada, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun din, Lord, patuloy mong bigyan ng kalakasan, kagalingan si body, Panginoon. In Jesus' name, amen. Ganun din, we are praying, Panginoon, sa complete healing ng aking may bahay, si Grace Reyes, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ganun din ang aming panalangin sa pagbuti ng pakiramdam sa spinal ni Yolanda de la Cruz. Hallelujah, Lord. In Jesus' name, amen and amen. We continue, Lord, to pray sa Ilagan family, Panginoon, si Richard and the whole family, Panginoon, ang kanyang mga anak, ganun din si Julie, ang kagalingan niya. And we are praying sa mga naulila ni Rosa, ganun din ang aming panalangin ng pagpapala at patnubay protection sa pamilya ni Rochelle, Panginoon, sa pamilya ni Risa, sa pamilya ni Rowena, sa pamilya ni Rex, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, we continue to pray para sa spiritual growth, and you will use them mightily and effectively. Si Sister Merlina Ramirez Diaz, si Sister Shawnee Marcelino Tyson, si Sister Merlin Diaz, si Sister Teresita Lodebise, si Sister Flores, si Sister Ruby Bonifacio, si Sister Nenet Cunanan, at ang buong mission team niya, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain. In Jesus' name, amen and amen. We continue to pray for Brother Albert and his family, O God, na patuloy mong pagpalain at bigyan ng kalusugan everyday, Lord, na maayos. We continue to pray for business growth ni Chef Tony, Premium Made, at ni Pompa Plastic Corporation. Hallelujah. Amen and amen. Lord, we continue to pray na pagkalooban mo po si Cheryl ng malakas na pangatawan, at huwag na muli, Panginoon, na magkasakit. And let your Holy Spirit be upon her to strengthen her physically, to strengthen her emotionally, to strengthen her physically in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Lord, ganun din ang aming panalangin na magbayad na ng mga utang yung mga tao na may utang sa kanya, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, at nanonood na mga bata. Lord, we continue to pray for past recovery ni MM, ni Edwin Balkin, ni Cedric Panganibian, ni Virgilia de la Cruz, ni Juan Lucio Nelmida. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Let's continue to pray. Lord, we continue to pray for Sister Jennifer Arabiana, na patuloy mo siyang pagpalain, na patuloy mo siyang bigyan ng protection, Panginoon, araw-araw. Ilayo mo siya sa anumang uri ng karamdaman, at bigyan mo siya, Panginoon, ng pagpapala kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. In Jesus' name, amen. Ganun din, Panginoon, ang pamilya at si Sister Elenita Roman. Lord, patuloy mo na sila'y bigyan ng pagpapala at patnubay sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, amen. Yes, sige po. Ganun din, Lord, patuloy akong nananalangin para sa kay Sister Evangeline Liat, Lord, na patuloy mo siyang gamitin mightily, Lord. And I pray, Lord, blessings for the family, protection for the family. Ilayo mo po sa anumang uri ng karamdaman ng bawat isa. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, ganun din, Panginoon, ako'y nananalangin ng pagpapala at patnubay sa buhay ni Sister Sorena Pascual, at ang lahat ng nasa sakupan niya, ang lahat ng mga mahal niya sa buhay, Panginoon, ay i-bless mo rin, Lord, na makilala pa ng lubos ng pamilya niya, ikaw na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, at i-message niyo po para ma-pray ko po kayo.
kahit hindi kayo nagre-request, no? Lord, I continue to pray kay Sister Teresita Ludovice na patuloy mong ingatan, pagpalain ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang kanyang mga manugang, ang mga pinaghahanap buhayan nila, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, ako'y nananalangin ng lubos na pagpapala, pag-iingat, Panginoon, at let your mercy be upon them kay Sister Carmen Abad-Dinaris and the whole family, Lord. Protect them, O God. Protect them in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Yes, Lord. Yes, Lord, we continue to pray para kay Sister Linda Villanueva, Panginoon. Mas alam mo, Panginoon, nababatid mo ang laman ng isip at puso niya. And we are praying, Lord, na answered pray na, Panginoon, na bigyan mo ng katugunan ang lahat ng kanilang mga panalangin, Panginoon. Panalangin para sa kanyang sarili, sa kanyang kalusugan, ganun din ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. We continue to pray for Sister Elby Bonifacio Maulion and the whole Maulion family and the whole Bonifacio family, Lord. Na patuloy mo, Lord, pagpalain, na patuloy mo silang pagbuklo rin sa gitna ng basbas ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord. Yes, ganun din, Lord, ang aming panalangin para kay Sister Oli Abad. Ikaw, Lord, magpatuloy sa kanya. Ikaw, Lord, ang humipo sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Ikaw magbibigay ng kalakasan upang anuman ang mga gawain niya, Panginoon, ay kanyang mapagwagihan at kanyang mapagtagumpayan kasama, Panginoon, ng kanilang mga mahal sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Yes. Ganun din, Lord, at patuloy kami na nananalangin para kay Sister Isa Del Mundo, Lord, na patuloy mo yung bigyan, Panginoon, ng ang kanyang buong pamilya na patuloy na makinig sa salita ng Diyos at makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, we continue to pray para kay Mary Joy Gornadas, Lord, na duubin mo na makaalis na siya, Panginoon, papuntang Hong Kong, at Lord, maging okay lahat ng mga papers niya, and at ang kanyang biyahe, Lord, will be hassle-free, and let your traveling mercy be upon her, in Jesus' name. Amen and amen. Ganon din, Panginoon, kay Sister Paula Alcala, maraming salamat sa buhay niya at patuloy mo siyang ginagamit. At patuloy mo rin siya, Lord, patnubayan at bigyan ng pagpapala. In Jesus' name. Amen. Panalangin din po namin kay Sister Merlin Liat, ang kanyang negosyo, at patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, bilang a good steward ng kanyang business na ipinagkatiwala mo sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. And we are praying na yung relationship, family relationship, will be stronger than ever. In Jesus' name. Amen. Ganun din kay Sister Rebecca Cabal, Lord, patuloy mo siyang bigyan ng pagpapala at patnubay. Ilayo mo siya sa kapahamakan, sa kunat karamdaman. Karoon din ang mga mahal niya sa buhay. In Jesus' name, amen and amen. Sister Elinita, marami po salamat. Hallelujah. Ganoon din, Lord, we pray. Yes, Lord. Yeah, mabilis na naman tumakbo. May nagko-comment. Pag may nagko-comment, mabilis siya tumakbo eh. Hindi ko na nababa. Hindi ko na siya masundan. Balikan uli natin dulo. Yes, O God. Ang lahat po ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Jesus. Okay? So kung wala na po kayong prayer request, together, let's declare our faith to the Lord Jesus Christ and let's shout Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you sa 16 na natira, Panginoon. Marami pong salamat. At in behalf of LOJ Church, Valenzuela, maraming pong salamat. In behalf of my family, si Grace, si Jello, si Johan, si Isa at si Lumi, kami po ay nagsasabing mahal na mahal po kayo ng Panginoong Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Lord, patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming patnubayan. Ilayo mo ang bawat isa sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus.
ang lahat ay magsabi ng amen and amen. Hallelujah. Yes. Okay. Amen and amen. At kung mamarapatin nyo, sabay-sabay po tayo na mag-share ng video. 3, 2, 1. Yan. Share ko na po sa video. Thank you. Thank you. Shalom. God bless. No, God bless everyone. Maraming pong salamat. Tomorrow po ang church service 10 o'clock a.m. Okay? Maraming pong salamat. Shalom.